Ipinakita ng sikat na TV host na sobrang dismayado siya sa ginawa ng sikat na aktres na ito. Bakit kaya? Narito at alamin sa naturang video na ito. Dismayado nga ang TV host na si Boy Abunda sa inilabas na vlog sa YouTube ng aktres na si Liza Soberano. Simula pa noong Linggo, February 26, 2023, usap-usapan na sa social media ang This Is Me vlog ni Liza sa YouTube na naglalaman ng mga detalye patungkol sa kanyang showbiz career. Dito ay ipinaliwanag ni Liza kung bakit siya nagdesisyong lumipat ng talent management company na hawak sa kanyang showbiz career. Noong June 2022, pumirma ng kontrata si Liza sa Careless Music, ang music label at management company na pagmamay-ari ng singer-actor na si James Reid. Hindi na nag-renew ng kontrata si Liza sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN at sa co-manager niyang si OG Diaz. Sa vlog, sinabi ni Liza ang paglipat niya ng management ang nagbigay daan sa kanyang kumawala sa mga taong nagdidikta sa mga ginagawa niya sa loob ng mahabang panahon. Mula raw kasi noong siya ay 16 years old, ay laging ibang tao na ang nasusunod kung anong proyekto ang gagawin niya at limitado lamang ang mga taong nakakatrabaho niya. Dahil sa pahayag na ito, may ilang kumu-question at bumabatikos sa kawalan umano ng appreciation ni Liza sa mga proyekto at mga taong naging daan para sumikat siya bilang artista. Kabilang sa nagbigay ng reaksyon ay ang dati niyang manager na si OG Diaz. Sa episode nga ng Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes, February 28, 2023, nagpahayag din ng reaksyon at sentimiento ang host na si Boy Abunda. Bukod sa pagiging veteranong host, si Boy ay isang ring talent manager. Kabilang sa mga artistang hinawakan ng kanyang talent management company na Backroom na naging Asian Artist Agency ay sina I.I. De Las Alas, Don Zulueta, Gretchen Barreto, Julius at Tintin Bersola Babaw, Karen Davila, Ami Perez, City Navarro, Jelly De Belen, Drew Arellano, Mariel Rodriguez, Bianca Gonzalez, Kay Brosas, Aiko Melendez, Ariel Rivera, Pooh, Ima Castro, Dominic Ochoa at marami pang iba. Sa isang punto ay hinawakan din ni Boy ang mga career ni na Chris Aquino at Dina Bonnie B. Ayon kay Boy, maging siya ay nagulat at nadismaya sa mga binitawang pahayag ni Liza. Aniya pa, ibang-iba ang nakita niyang Liza sa vlog sa Liza na nakilala at minahal ng karamihan noon. Sabi ni Boy, marami po akong gustong sabihin. Disappointed po ako doon sa vlog. I'm not disgusted but I am extremely disappointed with the vlog. Saan po ang pinanggagalingan ko? Let me talk as a manager. Gusto kong magsalita bilang manager. May karapatan ba si Liza Soberano magbago ng management? May karapatan ba si Liza Soberano na magbahagi ng kanyang nararamdaman? May karapatan ba si Liza Soberano na hawakan na ang kanyang karera? Ang kasagutan po sa lahat ng iyon ay oo. She has the right to do what she's doing. Wala naman daw kaso kung gawin ni Liza ang mga nais niya. Ang masakit at hindi lang daw katanggap-tanggap ay ang sinabi ng aktres na hindi siya binigyan ng karapatang magsalita at pumili sa kung ano ang mga gusto niya noon. Saad ni Boy, saan ako na-disappoint? Bilang manager at bilang fan, let me talk first as a manager. Kasi po may mga complaint siya doon na I had no choice. Wala akong kinalaman, hindi ako tinatanong na nangyayari sa aking karera, na I was working with free directors na paulit-ulit. Masakit pakinggan kasi you are working with 3 best directors in this country. At bilang
tagahanga, parang ang gusto kong sabihin, Liza, ang hinangaan namin, hindi ikaw yon. For the last 13 years, yung hinangaan namin, hindi si Liza yon. Because you were saying na in your blog na I had no say kung anong material, kung anong sasabihin ko. I don't know the intent. I don't know where she wants to go. Kung rebranding lang ito at redirection, medyo masakit, lalo na para sa aming mga managers. Kabilang sa mga naging director ni Liza sa kanyang mga proyekto noon sa TV at pelikula, sina Kathy Garcia Molina, My Ex and Wise, Forevermore, Dulce Amor, at Make It With You. May Cruz Alviar, She's the One, Eddie I Love You, Dulce Amor, Teodor Boborol, Just the Way You Are, at Antoinette Jadawan, Alone Together. Bilang manager, subok na raw ni Boy na hindi panghabang buhay ang pananatili ng kanilang talents sa kanilang pangangalaga. Hindi naman daw ito mapipigilan dahil para ito sa kani-kanilang personal at career growth. Katulad na lamang nang nangyari kay Liza. Wala raw intensyon na batikusin ni Boy ang mga naging desisyon ni Liza, ngunit sana raw ay hindi kinalimutan ng aktres kung ano at paano siya at saan siya nagsimula. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang I button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang issue. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo ng mga sa mga video ng artista. Kaya, ito lang ang mga video ng artista.